Hi guys, sa nagtatanong sa akin kung bakit hindi ma-search ang kanilang channel, so isi-share ko sa inyo kung paano gawin. Dito nyo siya i-open. Open lang ninyo ang Creator Studio at i-click lang ang logo sa taas. Na-click natin yung Creator Studio. Ayan. Ipita natin. Click natin yung setting yung pinakailalim. Palakihin natin. Ayan. So, i-click natin yan para mapunta tayo doon sa basic setting. So, ayan na. Palakihin natin pupunta tayo doon sa ating channel. Ayan. Kung makikita ninyo ito, nilagyan ko na ito ng mga keyword na mga title ng mga video natin. Ayan. Kung makikita ninyo, lagyan nyo ng channel name nyo at dito country kung anong lagay nyo. At dito sa keyword, lagay nyo rin yung name ng channel ninyo at kung anong klaseng merong video kayo, ilalagay nyo dito. At nangyari sa akin, tutorial about ship operation at kung ano pang meron kayo, lagay nyo dito para pag-search ng mga viewers, makita rin nila ang inyong video. Kaya lahat ilalagay nyo dyan kung anong merong video kayo. Ngayon, pag okay na, na ilagay nyo na lahat, makita nyo dito sa ilalim merong save. Save lang ninyo. Ayan. I-click lang natin yan. So, nakasave na. Yan lang gawin natin para maging searchable ang ating channel. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa video natin. Ganito rin gawin natin para maging searchable rin ang ating video. So, dito sa gilid, i-open natin itong video natin. Tapos, pili tayo din. Pili tayo ng isa. Ayan. So, click lang natin. Kunyari, itong aking pipiliin. Lagyan natin ng description tag. Pinutin natin itong edit. Ayan. Kung makita ninyo, meron na po dito yung title at saka description. So, sa title, lagyan natin ng kung anong video natin. Siyempre, yan ang ilalagay na title natin. At hanggat maaari, lagyan rin natin ng channel name natin. Ang sa akin dito, nilagyan ko lang ng title. At sa description naman, nilagay ko lang yung published 2020. At pwede rin, mas maganda, ilagay nyo rin yung channel ninyo dito. At yeah, sa inyo na yan kung anong gusto ninyo ilagay dito na description para sa channel ninyo. At dito naman sa tag, yan, importante din to. Dapat lagay rin natin yung ating channel dito at yung mga related na mga title natin gaya ng sinabi ko sa mga previous na tutorial ko. Ilagay ninyo lahat dito para in case na mag-search sa mga viewers, mag-afford din yung mga title ng mga video ninyo doon sa kanila. So, napaka-importante ito. At damihan nyo na lagay dito. Basta related lang sa inyong video, walang problema. And then, kung nalagay na ninyo lahat,
ay, check nyo kung mayroong kulang pa, may maisip pa kayo. At kung kunyari may ako, may lalagay pa dito, ganyan, dagdagan ko. Kasi mas marami yung, mas maigi yung marami. Madali lang i-search. So yan, kung wala na, punta lang tayo dito sa taas, i-save lang natin. Makita ninyo yung naka-highlight yan. So huwag natin ikalimutan i-save. So i-click lang natin yan. Naka-save na lahat. So dito lang yan. Kaya nabahala dyan kung gusto nyo lang yan. So, ayun, tapos na. So, subukan natin i-search yung aking channel. I-try lang natin kung ano ang advantage ng pag-fill up natin dito. Kung shoppable ba o searchable ba. So, balik tayo doon sa main. Ayan, search natin yung YouTube. At try ko i-search ang aking channel. So, ayan. O, kita nyo. O, diba dahil nilagyan ko lahat yung tag doon, description. So, unang-una pa pag mag-search kayo. So, ganyan din ang mangyari kung mag-search sila related sa mga video natin. Ibig sabihin, makikita yung mga video natin doon sa mga kasama na sinerch nila. Kaya yan ang advantage ng paglalagay natin ng mga pangalan or mga keywords doon sa ating video. Kaya huwag natin kalimutan na lagyan lahat doon. At huwag natin din kalimutan ilagay yung ating channel para searchable naman yung ating channel. Gaya ng ginawa ko. So, ayan lang. Sana nakatulong itong video na to, lalong-lalo na sa hindi pa ito alam gawin. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat at good luck sa inyong lahat.